Today's video, Meta versus TikTok. Alam ng karamihan guys, si Facebook noon, wala masyadong mga, yung naka-private yung buhay ng mga tao. Ngayon, nag-o-offer na si Meta ng mag-open ka ng iyong dashboard kasi kikita ka ng extra income. Kasi, si TikTok noon, napakasikat all over the world. Sikat na sikat itong app na ito. Kaya nga, nagkaroon ng pakulo si Facebook na mag-video ka, open ang dashboard, dapat nakapublic ang iyong mga buhay. So ngayon, parang sobere each unfair na pag nag-open ka, dati ang nakakaalam na iyong buhay, anak mo lang, kaibigan mo, o yung best friend mo. Pero ngayon guys, all over the world, lalo pag marami kang views. Kasi noon, ang dami talagang mga tao na gusto kay TikTok. Ngayon, wala na masyado si TikTok na kay Meta na. Kasi sa ads on Reels, kung meron ka ng 5,000 followers to 10,000 followers, magkakaroon ka na ng sahod. Kasi yung iyong video, kumikita sa ads on Reels. Basta huwag ka lang gumamit ng copyright. So, be it unfair naman, guys. Kasi, talakayin natin. Si Facebook, yung ibang mga nagkaroon ng sweldo na 500 to 800,000, umiiyak kasi meron lang silang violation na nagawa. So, tinitingnan nila sa kanilang personal account, wala naman daw. So, yung copyright, so, ini-erase nila, pero inuhold pa rin. Parang hindi na ako makapaniwala na iskam ba to o totoo. Kaya nga tayo guys, magmamasid muna tayo kay Meta. Kasi itong si Meta na to, pag malaki na yung sahod mo sa iyong Facebook or sa iyong revenue, inuhold niya yan. Bibigyan ka niya ng ano yung parang violent. Kasi tayo mga tao, kailangan natin kumita ng extra income, di ba? So, it's unfair naman na magkaroon ka na ng malaking sweldo tapos i-hold lang nilolomita. So, kaya ngayon guys, ako, may 10,000 followers, meron na akong sweldo, pero in fairness, guys, in-hold niya yung 25,000 pesos in Philippine money. Kasi daw, meron daw ako nagawa na violin. Kaya nga, ginawan ko talaga ng real talk si TikTok at saka si Meta. Kasi unfair na unfair ako guys eh. Yung iba nagsasahod na hindi ko alam kung totoo. Kaya nga ngayon, mag-iingat tayo sa bawat kinikilos natin sa Facebook. Kasi malay mo guys, yung personal data mo na ibang tao, nalalaman na. Kaya nga huwag tayo basta-basta magpa-public. Kung gusto mong magkaroon ng extra income, gumawa ka ng iyong personal account sa iba. Thank you for watching everyone. Don't forget to like and subscribe to share.